pre. Yan. Siyang drawing niya, diploma. Yan, diploma. Nung ano, nung kalagitnaan na ng graduation, gano'ng mga teacher kong di ako napakit ng stage. Pag ako yun, nag-practice, may mga tugang puti. Na gabigayon, tapos ako naligtaan, tapos pagdating sa apelido ko, hindi nila ako nabasa. Nakaupo lang ako isang tabi. Tapos nakakausap ako ng mga teacher, ano bigil, ba't hindi napasok pa? Ay marso na. Ay pasensyahan na lang tayo, hindi ka makagraduate. Kasi tingnan mo yung mga grade mo, nakalapis, tapos ang mga grade mo pa ay 65. Aminin ko na guys, ha? Hindi kasi, siyempre, naingisda ako, yun, na nagabukid pa. So, di ko na naano, pagkatapos ko mang isda, di ba madaling araw, mauwi akong alas 8, alas 9. Aula ko pa si Peripete o Tiasla. O, baka mabulid doon, mamatay. O, siyempre, aunahin ko pa yun, buhay nila yun, ay kawawa naman sila. So, yun, tapos galakad pa ako. Yun, so, nahuli ako na ganun sila sa akin na, bakit e kinapasok pa, huwag ka na mag-aral-aral, labi na ganun nila ako. Sabi ko, gusto ko mamay, sabi kong ganun. Hindi po ako mapay, gusto ko pong pumasok ay. Sabi kong ganun. So, nung sabi ng maestra ko na, yung maestra kong si Mamepa, eh, dahil sa akin, kaya nag-retired siya dun sa eskwelahan kasi inaano siya ng mga teacher na nasabihan na may favoritism doon dahil sa akin, ganun. Ako dahil pinatawid doon ng high school. Matanda na. Siya nagabigay sa akin ng lahat. Nabigyan niya ako ng baon. Oo, kuminsan napakain niya ako. Alam niya gutom ako. Yung kahit ang baon ko lang, ayan o. Saging, yung ano ng saging. Talaga nasa isip ko yung gusto ko makapagtapos ay. Kahit bagang mahirap lang kami. Sabi kong gano'n. Kahit bagay yung mga nakikita ko yung mga classmate ko, pag nagate sila, ang sasarap ng ulam, pag buklat, may mga purchop, mga gano'n. Ang sasarap talaga, yung talagang amoy na amoy mo. O yung pagtingin ko sa bag, inihaw na saging, ilaw na saging. Sabi, naisip ko na lang ngayon, i-ready na gano'n. Pag naamoy ko, kuminsan, nagawa sa aking classmate ko. Ba't di ka nakain, Bigel? Ha? Hindi, kakain ko pa ng ulam mo. Ganyan din man din sa iyo. Ano bang tawag dyan? Sabi kong gano'n. Sa akin may tuyo-tuyo, di adobo yun. Sabi kong gano'n. Pero nakain ako sa loob ng bag. Mabuksan ko yung bag na gano'n. Kagkain ako dun sa loob. Saging yung nakain ko. Tapos paglabas ko, ba't may uling-uling ka dito, ha? Kumain ako nung ata ng pusit. Sabi kong gano'n. Ay, pero yun na yan, saging talaga. So, yun. Di, kahit kailan, di ako nahingi sa lola ko ng pera. Di ako nagreklamo sa lola ko na, Joseph, ito yung baon mo, piso. Pasok pa rin ako. Hindi ako na, bakit naman piso? Kuminsan, magan, Diyosip po, ito, pera. Hindi na lang. Hindi ako napasok kung walang baon. Wala talaga. Yun. Salamat, nakagraduate ako. Salamat, ma'am, sa inyo lahat. Yun, yan. Unti ba yan, Astig. Isang ani. Yan, ako. Yung pagkagaling ko sa laot. Galakad ako. Halos ako na nakadurog ng bato doon sa mga ilang barangay na nadaanan ko. Kumisan, may mga nadadaanan ako, napagtinginanan ako, na nasabi nila sa akin, nakapa ako, nagalaka dyan, nakapa ah. Kasi paggamit ko yung sapatos ko, madaling masira, sabi sa akin ni Lulo, diskarte dyan, Joseph. Pag ikaw, yung sapatos mo kasi, puro tahi na, ang aguin mo, magtapa ka na lang, tapos ihilis mo yung pantalon mo, gano'n. May mga nadadaanan pa akong ilog, gano'n. Naisip ko, pagkano ko noon, ligo. Pagkaligo ko, paggaling sa laot, ligo na. Sabi sa akin nila, Joseph, kape ka, hindi na lang. Sabi ko noon, ating plata ng kape, hindi na pula, mapasok ako. Makatend ba lang ako sa English o Science? O kaya mat, ay sayang naman. Sabi ko ganun. Tapos yun, lakad ako. Yan, lakad ko yan, may mga bato-bato, yun, mga ilog na daanan ko. Oo, papunta at balik, oo, back and forth. Sabi ni Lula, mauwi ka mamaya, may pera ka baga dyan? Alam mo kung nasabi ko lang sa Lula ko, upo lang, meron akong pera. Para ano baga, hindi siya magproblema na, yung bagang mabigyan sa akin ng 5 piso. Sabi ka ganun lang ako kay Lula, merienda mo na lang yan, mapasok ko. Ay, wala kang baon, saan ka kumuha ng pera? Ah, may pera ako, pero wala yung kahit ni piso. Lakad ko yun, para makapagtapos lang. Tapos pagkarating doon sa school, mga ganun sa akin yung mga, yung gate guard. Oh, ikaw na naman, kakita ko po sa iyo kagahapon, late ka.
Late ka na naman ngayon? Ba't ang lansa mo? Sabi ka niya sa akin. Nagligo ka ng bagoong? Grabe ka naman po, sir. Sabi ko gano'n. Siyempre po, nag-load pa ako. Sabi nga, na gano'n ko. Tapos, nasabi niya sa akin na, hindi ka mapasok dito. Hindi ka papasok niya dito. Gano'n. Tapos, principal na nakausap sa akin. Ikaw talagang tigas ng bungo mo na gano'n sa akin. Ba't ikaw bagay napasok pa na gano'n sa akin? Nag-aaral ka pa. Eh, kung hindi ka naman napasok ng nasa tamang oras. Sabi na gano'n ako, eh, ma'am, alam mo naman po yung ano ko. Nasaan na yung ano mo? Nasaan yung magulang mo? Sabi ko, sino magulang? Eh, nag-guide sa'yo dito sa paralan. Kasi yung advisor ko yun, nakakausapin yun. Sila dalawang gano'n. Ah, pagtakpan ako ng ma'am ko na yun. Kumisa na, ano niya na, ah, inutusan ko yung bumili ng ano, ng spaghetti sa labas. Mga gano'n. Pero napagtakpan niya lang ako, nandito na yan kanina po, tingnan mo present. Ang nagoon ng ma'am ko kasi, kahit di pa ako napasok, lahat ng attendance ko na ano niya sa class monitor na lagyan lahat ng present, nasabi niya ganoon. Tapos sabi niya sa akin, sa bagay Beagle, dalawa naman subject ang hawak ko sa iyo. So, apas ako ikaw doon kahit di ka magpapasok sa akin, sabi niya ganoon sa akin. Intindin mo muna si Lula at Lulo mo kasi matanda na sila, ganoon. Yun. So, yan naman. Muli pa tumang tayo sa kunting masaya. Kasi naikwento ko naman yung mga... Basketball, siyempre, di mo wala yan, ano. Game plan. Game plan. O, dito ka, eh. Ikaw din, eh. O. O. So, yan na nga, eh. Pag wala akong nagawa, dayo-dayo kami na magkakabarkada. Akong kauna-unahan nilang inatawag kasi kailangan nila. Yun din naman sa pag-iabang. Jerry, Jelmar. Pantit, no? Yeah, ganun. Yun, natawag nila ako. Pag di ako nasama, na ayaw nilang dumayo. Gusto nila kasama ko. Pag ako nasama sa kanila, tuwan-tuwa sila. Kasi may mga bagong nangyayari daw. Uwan ko sa kanila. Pero, pag ako nadayo, yung isa kong barkada kasi, si Ken Salamat, gustong-gusto niya na pag ako inalaro, napusta siya ng mga 300. Pag pumusta siya ng 300, akong di 100. Nabigyan niya para sa akin pag ako inalaro. Yun yung ano niya sa akin kasi parang tulong niya sa akin. Kasi tonto siya eh. Nanalo siya. So parang bilang pagod. Wala akong pusta doon, wala akong pusta. Siya lang napusta sa akin. Basta lumaro lang ako. Nalaro naman ako, papawis, ganun. May tagal kong din nakapaglaro ko minsan, busy. Yun, so bago ako pumunta dito, naglaro kami ng liga, ng champion kami. Banot, yun. Yung kulay. Oh, ito din. Tapos Banot Shark, marami. Ilang beses na kami nag-champion. 8 times. Yun ay nagsimula muna sa 12, ano, sa 16 pababa. So, ako, yun, mga bata kami. Pero matangkad na rin ako noong 5'11". Tapos, kauna na lang champion noon. 12, pangalawa. Yung 12 years old ako, una pala, pangalawa, 16, ganun. Banot, Shark, yun, sunod-sunod. Tapos yun, ano, yung provincial na. Yung panlahata na, nag-champion din kami noon. Ngayon nandiyan yung uniform ko, nag-champion din kami. Ilang games na yun. So, may nakuha din kahit paano, medal naman. Yun. Yan na nga, eh. Nandini na. Pagkatapos ng laro ng basketball, guys. Pagkatapos, guys, ng laro ng basketball, diretso ako sa trabaho. Hindi ko nakayayan kasi yan ang marangal kong trabaho. Kasi dahil dyan sa trabahong yan, nabubuhay ko si Lula, si Lulo at si Bruda. Kasi yan lang sa lahat ng trabaho ko, yan lang ang pinakamalaki ang nakita ko. Kasi sa isda, 5 piso. Sa bukid, pag nagbagyo, wala kang kita. Depende kasi sa panahon ay, kung paano, kung magtanim ka ng mais, pasibul na, yung pabinhi na, ay bagyuhin. Wala na. Wala na. Kasi hindi mo alam kung ano magiging takbo ng panahon. So, sa Porenaria, kahit masamaan man ang isipin, pag may namatay, alam na, kwarta na. So, oo. Di pagkatapos maglaro, kitakits kami uli, palit lang, maganong kami, magkakahiwalay kami, kanya-kanya uwi sa bahay, maganong kami na. Guys, kitakits. Pag kumanong kaming kitakits, alam na ang ibig sabihin nung Porenaria nang punta. Bihis na kami noon. Malaki nga daw ang pera sa Oo, oh, malaki ang pera sa patay. Next. Unang service namin, ang lakas talaga, grabe. Sa unang service namin, naka 500 kami per head.
So, talagang guminaw yung ano namin noon. Pero sa akin naman, pumayat ako noon, nagbutot balat ako noon. Na halos di ako makatulog. Yun yung una kong service itong taong ito, pero ayoko nang sabihin. Sorry po, doon sa pamilya po noon. So, yun, yung sinervisan ko, hindi ko talaga malimut-limutan na kilig-kilig ang kamay ko na. Kasi pagkarating noon, Jun Lim po rin nariya doon sa amin, sabi, kulang sa tao, so mga taga-Nueva Ecija na doon, dalawa. Kailangan pa nila ng tatlo, apat. Nag-ano kagad ako, lumapit kagad ako, sabi kasi nung tito kong isa, kung ako lang sana eh, pwede niyan, kung ako trabaho bukas, mapunta ako sa... Ano yung trabaho yan? Agad ako, ano trabaho yan? Yun, patay, buhay, patay. Bakit? Hinata yung purinarya doon, oh. Ay, hanggang ngayon yata may 50 pesos kada ano kasi magkatayo ng ano. Ha? Talaga? Sabi kong ganun. Sabi, oo.